Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito, pag-uusapan po natin Roger Fogoy sideline for upcoming PBA. Justin Brownlee, kumikilos na nga ba ang SBP para sa kanyang kapalit? San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra San Miguel tune-up game. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayan sa video ito. Pero bago yan, kung kayo po inapadaan lang at nagugustuhan ang ating video, ako po'y manghihingi ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Ang isa nga po nating veteran player na si Roger Ray Fogoy ay dumaranas kasalukuyan ng heart condition, mga shooters, no. So ngayong PBA, upcoming PBA, masaside din muna ang isang Roger Fogoy gawa po ng kailangan magpahinga ng isang Roger Fogoy. Kasama po natin siya sa kampanya natin sa nakaraan at katatapos na PBA Basketball World Cup. 'Di ba? Matagal na ring naging player ng Gilas Pilipinas ang isang Roger Fogoy. Ngayon, pabalik na siya sa kanyang mother team, pero sadly mga shooters, hindi siya makakalaro this coming season ng PBA kasi nga po mayroong heart problem ang isang Roger Fogoy na kailangang ayusin at kailangang magpagaling ng Roger Fogoy. Ay siyempre, bilang fans ng Gilas Pilipinas, bilang player si Roger Fogoy ng Gilas Pilipinas, tayo po ay isa sa mga nananalangin na hopefully soon ay makabalik agad ang isa nating player ng Gilas Pilipinas na si Roger Fogoy. Kung ano man po ang kanyang pinagdaraanan, siyempre sa kanyang kalusugan, kailangan ng isang mataimtim na pagdarasal. Yun na lang po ang ating maitutulong sa ating kababayan at team player ng Gilas Pilipinas na si Roger Fogoy. Yun lang ating mayaambag mga shooters. Bilang fans tayo ng ating kupunan na Gilas Pilipinas, at kayo rin, ikaw, tayong lahat na fans ng Gilas Pilipinas, ipagdasal na lang po natin na ang mabilis na recovery na pagpapagaling ng isang Roger Fogoy na minsan naman ay naging bayani ng ating Pilipinas sa pagtatanggol para sa Gilas Pilipinas bilang isang team kasama sa mga naglaro sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Kung ano man po ang inyong sama ng loob at napili lang, may mga nagsasabi niyan, napili lang yan ni Coach Chot Reyes, kaya po naandyan yan, wala namang naiambog. Huwag na po ganon, ipagdasal po natin para sa kanilang kagalingan. Dahil isipin po natin at alalahanin yung kanilang naging ambag nung sila po ay naging player ng ating kupunan na Gilas Pilipinas. Ito na nga po mga shooters, ang mainit-init pa. Justin Brownlee, kapalit na nga ba? May kapalit na nga ba? Nagkumikilos na nga ba ang SBP para maghanap ng kapalit ni Justin Brownlee para sa mga nalalapit na mga tournament na kailangan salihan ng Gilas Pilipinas? Whatever happened for Justin Brownlee, mga shooters, career, kung ano man po ang magiging resulta pa ng pag-aapila, at least nakahanda na po ang ating Gilas Pilipinas. Yun po yung gusto nating tukuyin dito mga shooters. Dapat kumilos na ang SBP. Mga ka-shooters, kasi ngayon napakatagal po talaga ng process, no, ng naturalization dito sa Pilipinas. Ngayon, ha, mga shooters, ngayon October, malapit na pong mag-close o magsara pang samantala ang Kongreso kung saan dyan po unang pinoproseso ang naturalization ng ating player, ng ating magiging naturalized player. Magkakaroon po ng Halloween break ang Kongreso, ganun din po ang Senado. So dapat pagbalik na pagbalik nito, bago magkaroon ng Christmas break ang Senado at ang Kongreso, may nailatag na ang SBP. Kumilos na sila rito para maayos na sa Kongreso kung sino man ang napipisil nilang naturalization papers nung player na magiging naturalized ng ating pambansang kupunan. Kailangan na pong gumalaw, kumilos, kasi napakatagal, ng uulitin natin, napakatagal po na magiging proseso, mga ka-shooters, napakatagal pong proseso ang pagdadaanan ng ating Gilas Pilipinas naturalized player. So kailangan ngayon pa lang, bago magsarado ng Christmas break ang Kongreso, may naipasa na pong papel, may naipasa ng pangalan itong ating SBP. Dahil ang balik po niya mga yan, ha, pag Christmas break, ang balik po nila January na. February,
mga shooters, ilang buwan na lang parang October, yung February, napakabilis na po niyan. Papaano? Kumbaga ito mga shooters, nire-ready lang natin, ano, pinaghahandaan lang natin sana dito yung future na mangyayari sa Gilas Pilipinas kung si Justin Brownlee ay masuspinde ng PIBA. Diba? Yun yung po yun eh. Hanggang ngayon, hindi pa kumikilos yung dapat habang inaapilan nila to mga shooters. Para lang ito sa ganang akin, ano. Habang inaapilan nila to, gumagalaw na sila, naghahanap na sila ng magiging kapalit ni Justin Brownlee. Kumikilos na po sila. Nakikipag-usap na ba sila doon sa mga posibleng kapalit ni Justin Brownlee? Sa kasalukuyan po ang ating naturalized player. Ito pong si Angelo Kwame at si Jordan Clarkson. Si Angelo Kwame naman, mga shooters, pagdating ng February, baka hindi maging available gawa ng kanyang European Basketball League. Diba? Ito naman si Jordan Clarkson, by February, ongoing pa rin ang NBA, mga shooters. So, hindi pa rin natin mahahatak ito na maglaro para po dito sa Olympic Qualifier, para po dito sa PIBA Asia Cup. So, napakalaking problema pa ang kinakaharap ng ating Gilas Pilipinas, mga shooters. Kaya dapat, nananawagan po tayo sa SBP, kilos na po tayo para sa future ng Philippine Basketball. Yung nasimulan sana ngayon, magtuloy-tuloy, yun yung po yung gusto natin eh. No? Yung long-term solution para sa ating basketball team, mga shooters, na Gilas Pilipinas. Dahil nasimulan na natin makakuha ng gold, so pwede pong step by step makuha natin ang maganda at malinis na kampiyonato sa mga susunod na tournament na sasalihan ng ating Gilas Pilipinas. Kumbaga, ina-advance lang po natin yung pag-iisip natin dito para maayos ang programa ng ating Gilas Pilipinas sa mga hinaharap. Tama si Al Francis Chua, kumilos na kayo. Sa ngayon, dito natin makikita kung papaano gagalaw tong SBP, no? Sa pinagdadaanan ni Justin Brownlee. Hindi po pwedeng mag-aapila lang sila at si Justin Brownlee pa rin ang aantayin nila. Paano kung yung pag-aapila nila hindi na-aproba? Diba? So dapat ngayon pa lang magpakita na sila ng Gilas, kumilos na sila mga shooters para ipakita dito kung papaano nila trabahuhin, kung papaano nila ayusin. Ano? Etong magiging susunod na naturalized player natin. Uulitin natin, ang Kongreso magsasara, mag-Halloween break at pagbalik po nila, isang buwan lang, magkakaroon naman sila ng Christmas break, ang balik po niyan by January na. So dapat bago mag-close ng December, ang Kongreso ay nakapagpasa na, nakapag-submit na etong SBP ng panibagong pangalan ng naturalized player na isasabak po natin sa susunod na tournament if ever Justin Brownlee hindi na pwede at masuspindi, mga shooters. Diba? Sinira kasi ng China, no, ang career ng isang Justin Brownlee kung bakit may mga ganito silang pinalabas. Anyway, mga shooters, hindi na po natin mababago ika nga ang kanilang naging desisyon dahil desisyon po nila yan. Ang sa atin po rito, gusto po sana natin kumilos yung SBP, hanapan na kagad ng kaagarang kapalit ang isang Justin Brownlee para naman sa paghahanda natin sa mga susunod na tournament ng ating Gilas Pilipinas. Punta naman po tayo dito sa palapit na pagbubukas ng PBA kung saan nagsagupa na nga ang San Miguel Beermen at ang Barangay Ginebra San Miguel. Mga shooters, nagkaroon po ng tune-up game. Itong pinakasikat na ball club sa Pilipinas kahit wala pa ang isang Justin Brownlee dyan sa Barangay Ginebra. Wala pa ang coach team cone dyan sa Barangay Ginebra ay tinalo nga po nila ang SMB San Miguel Beermen 102-99 sa magandang ipinakita ng kanilang bagong player na si Maverick Ahamnisi. So naglaro din po dyan si Nakit Jimenez, siyempre Terence Romeo, Muala Tautua, mga naglaro po dyan. Ang wala lang dyan, sina Chris Ross, Marcio Lassiter, at eto naman si Japet Aguilar, Scotty Thompson, wala pa rin po dyan, Justin Brownlee, Coach Timko, nakasalukuyan na nagbabakasyon. Etong Barangay Ginebra San Miguel ay nanalo nga po 102-99 kontra dito sa San Miguel Beermen. Yan lang po yung ating video mga shooters. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso